So hello guys, ngayong video, meron tayong bagong pares. So yung nandito sa ating flight cage. So iba na yung nakalagay dito sa ating flight cage, ayan. Yung back-to-back nating green opa, yung power blue ulit, pati yung U-wing ulit na nakalagay doon sa may flight cage sa terrace. Ayan. So yung bago nating pares, ito. Yung Viopied na cup, tapos yung hen ay nandito sa loob. Yung blue opa hen. Ayan, so isilip. Ayan yung blue opa hen. Ayan. So kung napanood nyo yung video sa aming Facebook page na nag-meet sila dito sa labas, dito sa may flight cage, so sila yon. Tapos binukod na agad natin sila kasi successful ang kanilang meeting. Kaya dito natin sila nilagay sa pwesto ng back-to-back green opa line natin. Tapos yung green opa line natin, eto, nandito sila. Ayan silang dalawa. So dito natin sila nilagay kasi medyo bata pa to, kaya matatagalan pa yung opa cock natin dito. So diyan muna sila hanggang sa mag-mature yung isang hen, yung itong hen. Ayan. Tapos yung update dito, dumidipa na rin sila. Isa, dalawa, tatlo. Silang tatlo, dumidipa na. Ayan. So hihintayin pa natin tong tatlo. Ayan. So ngayong video ay mag-question and answer muna tayo. Sasagutin natin yung sasagutin namin yung mga katanungan nyo sa mga comment section. Okay? Okay, yung unang tanong, sabi niya dito, ano daw ang marirecommend ko sa mga stress na ibon? So, isipin natin stress. Bakit sila na-stress? Dahil nabubulabog natin sila, dahil lagi silang nagugulat sa mga nasa paligid nila. So para lang maiwasan yun, at ang aking ire-recommend ay yung iwasan silang bulabugin. Yung tipong wala ka naman dapat gawin sa loob ng kulungan nila, wala ka naman dapat gawin sa kanila. Huwag na lang natin silang galawin. Hayaan lang natin silang maglipad-lipad sa kanilang kulungan na hindi natin sila ginagalaw. Kasi kapag nai-stress kasi yung mga ibon natin, nagkakaroon niya ng problema. Lalo na yung feather plucking. Gusto nyo bang mag-feather plucking ang inyong mga alagang ibon? Kapag nag-feather plucking yan at nasanay yan, magiging ano na niya yan, ugali, na kahit wala kang gawin sa kanya, eh puputulin ng puputulin niya yung mga balahibo niya sa dibdib hanggang sa kanyang chan yan. Kasi mahirap yan kapag nagkaganyan yung mga ibon nyo, hindi yan mawawala sa kanila. So para maiwasan lang talaga yung pagiging stress ng ibon, syempre iwasan natin yung mga hindi dapat tama. Okay? So wag natin silang bulabugin. Istorbohin lang natin sila kapag may gagawin tayo, tulad nung pagbibigay ng mga pagkain, ng mga seeds nila, o kaya magpapalit tayo ng tubig, ganun lang. Hayaan lang natin sila na lipad-lipad sa ano nila, sarili nilang oras. Okay? So ayun ang aking sagot, ang aking recommend sa tanong niya kung ano daw ang marirecommend ko sa mga stress na ibon. Ayun. So yung pangalawang tanong naman, ilang months daw ang inakay bago iwalay sa mga parents? So meron tayong dalawang klaseng pagwawalay. Okay? So yung dalawang sa dalawang way na yun, yung una, yung kung gusto mong mag-hand feed ng mga inakay. So kung gusto mo mag-hand feed ng inakay, mas maganda kung may konting balahibo na sila, yung nakadilat na sila, yung tipong 1 week, okay, mga 7 or 10 days na inakay, pwede na yun, pwede nyo na yun i-hand feed. Basta meron pa rin kayong pang-ilaw sa kanila para magkaroon syempre sila ng ng pampainit ng kanilang katawan, kasi lalo na ngayong season na sobrang lamig.
kahit tao ay nilalamig sa panahon ngayon. Kaya kung gusto nyo mag-hand feed, ang recommend ko ay 7 days hanggang 10 days o kaya kung gusto nyo ng sure, mas okay kung 2 weeks or 14 days, okay? So, ayun ang aking pagwawalay kapag gusto kong mag-hand feed. 2 weeks, okay na. Alright? So, yung isa pang way para magwalay ng inakay sa parents, yung tipong if gusto mo lang silang ibaba para ilagay sa mga flight cage, mga ganun, mas maganda kung hahayaan mo lang silang lumaki. Hayaan mo lang silang matutong lumabas sa kanilang nest box at bumalik sa kanilang nest box. Tapos kapag marunong na silang tumuka sa mga patuka, sa mga seeds. Okay? Ganun ang pagwawalay ng mga inakay sa parents. Ayun ang dalawang way para magwalay. Kapag hand feed, kailangan 2 weeks. Okay? Tapos ang pag gusto mong ibaba lang sila, ilagay sa mga flight cage or double cage, okay na ang 2 months or 1 month. Basta marunong na silang tumuka, lumipad palabas, at lumipad pabalik ng nest box. So, ayun ang aking idea sa pagwawalay ng inakay sa parents. Pangatlong tanong naman, sa pair lang daw ba ang pwedeng magbigay ng successor pellets or pwede din daw sa kahit hindi pair? Okay, mas maganda kasi ang magbigay ng successor pellets sa mga ready to breed na. Okay lang kahit hindi pa sila nag-mate. Kasi para sa akin, siguro nakachamba ako noon na nagbigay ako ng successor pellets kinamaha tapos nag-mate sila. Ayun yung second clutch nila. Ayun yung nangyari sa second clutch nila. Nagbigay lang ako ng successor pellets tapos nag-mate sila ng ilang araw. Nang mga ilang araw, bigla silang nag-mate dahil sa successor pellets na binigay ko. Kaya para sa akin, kung ako magbibigay ng successor pellets, okay lang kahit hindi sa pair. Okay? Magbibigay pa rin ako kahit sa flight cage. Alright? So, ayun yung pagbibigay ng successor pellets. Pero, kalimitan sa lahat, ginagamit lang nila ang successor pellets sa mga kakatapos lang mag-mate ng alaga natin. Okay? Kunwari, nakita mo silang nag-mate, nag-successful yung mating nila. Magbibigay ka ng successor pellets kinabukasan para yung itlog na bubuin ng hen ay malaki ang tsansa na mag-fertile yung itlog dahil sa successor pellets. Kasi ang successor pellets ay isang fertility booster. Okay? Para sa itlog, para mag-fertile yung mga itlog. So, ayun ang pagbibigay ng successor pellets. Okay lang kahit sa hindi pa pair, okay lang kahit sa banded pair, okay lang sa mga hindi pa nag-mate, yung ganun. At pwede din sa mga after mag-mate. Okay? So, ayun. Pang-apat na tanong, ang tanong niya dito, mag-mate daw ba ang ibon kahit nakatingin ka sa kanila? Oo naman. Mag-mate yan kahit tumambay ka pa sa harap nila. Okay lang kahit mag-video ka pa. Pero syempre, kailangan mo ng distansya. Kasi hindi lahat ng ibon ay ganun ka-tame. Yung tipong hindi takot sa tao. Kasi may iba na nag-mate sila, tapos lumapit ka sa kanila ng sobrang lapit, tapos hindi sila kumalas, may mga ganong ibon. Pero may mga ibon kasi na nag-mate sila, tapos gumalaw ka lang ng konti, kakalas sila. Okay? May mga ganong alaga kasi. Kaya mas okay kung nakita mo sila na mag-mate, distansya lang para hindi maputol ang kanilang mating. Okay? So, yung huling tanong natin dito, yung hen daw niya ay naglilimlim. It's a good sign. Pero, naligo daw siya sa painuman nila. Okay lang daw ba yun? So, yung para sa akin, ang ibon kasi kapag naligo yan, kasi isipin nyo, bakit nila nilalabas yung mga kusot tapos binabasa nila. Ibig sabihin nun, humidity. Sa kusot lang yun. Pero kung ang alaga nyo ay naligo,
tapos may itlog sila na naglilimlim sila, tapos naligo sila, okay lang yun. Hindi magbubugok yung itlog nila doon kasi hindi naman talaga sila naligo para maglimlim agad. Okay? Kasi naligo sila dahil gusto nila maging presko, gusto nila mapreskuhan. Tapos ang observation ko lang naman kasi sa mga naliligo kong breeder nagpapatuyo pa sila sa labas ng nest box bago sila pumasok ng nest box. Ganun ang observation ko sa mga alaga ko. Kaya kung medyo nag-aano tayo, nag-aalala sa itlog kasi naligo yung ating mga breeder, okay lang yan, hindi madadamay ang ating mga itlog dyan. Basta naglilimlim sila, okay lang yun. Okay? So, kung mabugok man ang itlog, ibig sabihin yan ay hindi nalilimliman ng maayos ng mga breeder natin. Okay? Kaya mas okay kung bantayan nyo pa rin yung mga itlog ng alaga nyo. Magsilip-silipin nyo once a week lang para syempre mabuhay at para hindi ma-istorbo yung paglilimlim ng inahin. Okay? So, ayun lang ating question and answer dito sa video na to. 5 ata yun. So, sana may natutunan tayong bago para sa ating mga alagang ibon. Tapos, mag-shoutouts na tayo. Shoutout kay Nugnug TV, kay Roy Santiago, kay Gerald Lorica, kay Jericho Loaf and Jericho Mini Ajeri TV, kay JRD Motovlog, kay Ian Carl Buwan, kay Matet 314, kay Dexter Fernando, kay Norman J. Victorino, kay Marjan Ramos, kay Paulito Angus, shoutout din kay Dexter Love Avery, kay Angelo Euphemia. So, shoutout kay Angelo Euphemia, kay Richard M. Francisco, kay Cherry Lou Corpus, kay Calabird Music, kay Adi Adi, kay Kimwell Maranata, shoutout din kay Leo Manalili, kay Jopel Chua, kay Steven Jan C. Quiason, kay Nicole Valencia, kay Sandy Pineda, shoutout kay Henry Ingok II, kay Florence Aquino, kay Raquel Espanya, shoutout din kay James Louis Chua, kay Lawrence Earl Perma, kay Ato Jeronimo, kay Free Flight Bird and Hanfid, shoutout din kay Joseph Areola, kay Dennis Balabas, kay Joshua Wage, kay It's Me Kulapo, shoutout kay Alan Baysak, so shoutout kay Armando P. Bunag Jr., kay Ru Regio, kay Robert John Leines, kay Rome Fuentes, kay Gabriel Jeronimo, kay Christian Sarmiento, kay Jan Mark Zabora, kay Ro, shoutout din kay Gian Cruz, kay Kero Ganzon, kay Funtime Freddy, kay Kian Andrew Rojas, kay John Dale Vitangkul, kay Gerson Pascua, kay Julius Cesar Nunez, shoutout din kay Dan Martine, kay Kyle David, at shoutout kay Kyle David. So kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang kayo at i-shoutout namin kayo kada video namin. At kung may mga katanungan pa po kayo, comment lang kayo at sasagutin natin yan sa comment or sa video. So salamat sa mga sumusuporta and we'll see you on the next video.